Sisimulan natin ang video na to ng isang magandang pagbati sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ay bintana. Kasi isa rin to sa mahalagang parte ng bahay nyo. Yan po bang mga bintana nyo ay ikinabit nyo alinsunod sa mga pamantayan ng mga eksperto? Kung hindi, wala namang problema. Kaso, mas maganda kung nasa standard tayo. Mas magiging komportable at maganda sa paningin natin kung nakasunod yan sa sinasabi nilang standard. Kasi yung mga eksperto, ginawa na yan ng pag-aaral. Naisulat na yan sa libro. Pero wala naman pong nagbabawal na yung kagustuhan nyo yung masusunod. Siyempre, yan po ay pag-aari nyo. Anumang sukat ang susundan nyo ay pwedeng-pwede po. So, dito kasi nagbibigay lang tayo ng ideya base sa mga nalalaman natin. So, yun lang po ang ibinabahagi ko sa inyo. Idadaan natin sa drawing itong presentasyon natin ngayon. Kunyari, ito yung floor line nyo. Tapos ito yung ceiling line. Ang sabi sa standard, lagyan muna natin ng label. Floor line. Ito yung ceiling line. Ang sabi sa standard, yung minimum na height nito galing sa floor line papunta dito sa window sill. Ito po. Dapat daw po at least 90 cm or 0.90 meters. Yan po yung recommended na taas galing dito sa floor line, 0.90 meters. Ito po yan yung taas nya, yung height from floor line. So ito yung bintana nyo. So dito, galing naman sa floor line uli, yung pinaka-top ng bintana niya. Ayan. Top of window. Ay, ang height niya dapat 2.10 meters. Dito po yan sa pinaka taas nya, pero hindi pa dyan kasama yung hamba. So maglalaan ka dyan ng 2 pulgada para sa hamba. Yung sa pintuan naman, ganun din. Yung pinaka top ng pinto niya dapat naka-align dito para maganda tignan.
kasi kung mas mataas yan dito, pangit naman siguro kung titingnan mo. Diba? So, itong disenyo ng bintana, nasa sa inyo kung sliding, awning type, or casement. Kayo na po ang bahala dyan. Wala po itong standard na laki kung ano yung sukat nya. So dito pwede itong 0.60 yung isang panel. Ito ganun din kung sliding. So yung pinag-uusapan lang natin dito yung standard height mula sa floor line hanggang dito sa windowsill. Yan. Pero may mga pagkakataon na meron tayong ginugustong disenyo ng mga bintana. Halimbawa, yung naka-lowered, papakita ko sa inyo mamaya. Pwede naman yun. Nasa discretion na yun ng sa inyo kung kayo yung may-ari. Kaya sa mga engineer or architect, wala po yung standard na sukat. Kumbaga, customize yun. Depende sa pangangailangan nyo at kagustuhan nyo. Pero yung talagang ganito, para hindi masagwang tignan, pwede nyong sundan to na 0.90 galing sa floor line. Pero pag doon sa bandang kusina, okay, sa kusina tayo, itong 0.90 na to, mababawasan yan. Dapat nakataas po yan ng at least 30, isang pie. Ito yung floor line mo, tapos dito yung banda yung bintana, mga 0.30 meters po yan mula sa lababo, kasi yung lababo mo nakapantay dito sa 0.90. So ito yung bintana na para sa kusina. Itataas mo siya ng 0.30, mas mataas to kaysa sa itong regular na bintana. So kung ito yung counter mo, dito yung mga tiles mo. Ayan. So mas mataas to kaysa sa dito. So ito mga 0.90 na lang to, kasi 120 to eh. 120 meters yan. 1.20 meters. Binawasan mo ng 0.30, magiging 0.90 na lang yan. Pag sa kusina, sa mga bedroom, dining, ganun din. Ganito yung sukat. Pwera lang sa kusina. Pagdating naman sa CR, sa toilet and bath, mula sa floor line, ito yung floor line mo, ito yung pinakatap ng bintana, 150 po yan galing sa floor line. Yung pinakataas niya, ay pinaka bottom niya sa baba, 1.50 meters. Ito 0.60 yan, 0.60 by 0.60. pero pwede pa yung may iba kung dalawang panel, ganun din. Kalimitan 0.60 by 0.60 yan. Depende na lang uli kung ano yung ginugusto nyo. Pero yung pinaka height niya talaga,
1.50. So yan po yung presentasyon natin at sana may nakuha kayong ideya. Yung ibang modelo natin, ipapakita natin kung ano yung ibang klaseng mga bintana na kino-customize, yung wala dito sa standard. So ito yung sa kusina, 1.2 galing sa floor line. Yung sa CR 1.5, ito galing sa floor line 0.90. Okay? So, yung iba naman, nagpapalagay pa sila dito ng tinatawag na transome dito sa taas. Pwedeng ang sukat nito, pwedeng 0.30 meters uli. O kaya 0.40. Ito, naka-fix po ito. Yan. So, ganyan lang po yung mga recommended na taas galing sa floor line. Ito po yung modelo na ginawa natin dati. Dito in-apply natin yung mga sinasabing sukat. Dito sa dining room, yung taas ko mula sa flooring 0.90 po yan. At yung klase ng bintana, awning type po yan. Pagdating naman po dito sa bandang kusina, dito sa kitchen, kung mapapansin nyo, mas mataas yan ng 0.30, tulad ng nasabi natin kanina. At ito naman po yung sinasabi ko na walang standard na sukat. Yung taas niya nasa pagmamando na lang yan ng may-ari at kung sino yung nag-design. Yan po. Naka-lowered po yan kung napapansin nyo. Yang matataas na yan. Dito, dahil ako yung nag-designyo niyan, ginawa ko niyan, galing sa flooring, yung taas niyan nasa 0.30, pero yung pinaka-top niya ganun pa rin, nasa 2.10. at dapat po iisa lang yung libelasyon nung pinaka-tuktok ng bintana mula sa living, dining, kitchen, sa CR, pati na yung mga pintuan. At kung sakali po pala magkaiba yung mga libelasyon ng flooring nyo, mag-a-adjust na lang po kayo. Dahil po yung mga tuktok nyan, mag-iiba na po yung taas nya mula doon sa minimum height. Kasi kung iba-iba yung flooring mo, iba-iba din yung taas nung bintana mo. So, magkakaroon ka po ng adjustment. So, sana naging makabuluhan yung panonood nyo ng video ito. At nagpapasalamat po ako dun sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.